What's up, my homies? This is your girl, Madge, and I'm back with another video. Welcome back to my channel. If you are new to this channel, it's nice meeting you. I do content for beauty, travel, and music. Thank you for clicking into this video. So for today's video, I am going to teach you on how to apply eyeshadow. So very, very basic lang. We will go for one color, two colors, and then three colors. So if you want to learn how to do your eyeshadow on your own, just keep on watching. Ayan guys, so as promised, ito na yung eyeshadow tutorial and me talking, because previously yung mga in-upload ko, diba, ano lang siya, fast forward ng mga videos, full makeup videos, but this time, this is a focused tutorial ngayon sa eyeshadow. Clip ko lang yung hair ko saglit. Okay, ayan. For Asians or Pinay eyes, if we follow yung mga American vloggers do their eye makeup, hindi siya ganun kasing tulad nung sa kanila. So, madi-disappoint lang tayo. So, as for me, through, you know, panonood ng mga YouTube videos, attending basic makeup class, medyo na natutunan ko na kung paano ko gagawin yung sarili kong eyeshadow. And, malay mo, after this tutorial, it could be your style too. So, number one na kailangan mong tandaan is to prime your lids. I have here Maybelline Fit Me concealer that I will use to prime my eyelids. Okay, there are a lot of eyeshadow primers out there. Pero dahil beginners lang tayo, dito tayo muna sa concealer. Okay? So ilalagay lang mo lang siya sa eyelids. And then you spread evenly. So ang purpose ng pagpa-prime is to even out yung color ng eyelids ninyo. Because merong mga eyelids na hindi pantay, yung kulay, yung iba medyo reddish, or merong mga ugat-ugat na nagpapakita. So yung pagpa-prime is importante para yung colors ng eyeshadow mo mas pigmented. After priming your lids with concealer, kailangan iset nyo din siya with powder. So I'm using Nichido Translucent Powder. Ayan. So, you can also use any matte eyeshadow na nasa palette ninyo. Basta make sure it's white or the lightest color in the palette. Okay, so after priming your lids, syempre ready ka na mag-eyeshadow, diba? But before that, the second thing that you should remember is to know if you have the right brushes. Actually, dapat mauna to, pero dapat you have the right brushes. If you don't have, it's okay. Kailangan alam mo lang kung paano i-discartehan ang iyong eyeshadow. For me, I think you should have at least two eyeshadow brushes. Yung isa kasi is for applicator or application ng mga small parts of your eyes. And then, itong isa is to blend your eyeshadow. It's a blending brush, fluffy brush. Okay? So, kasi pag itong maliit is to focus, kung focus mo sa lids, yan, dyan ko siya gagamitin. And then, for yung blending brush is to blend. Later on, mas makikita mo kung paano gagamitin yung blending brush. Okay? So, if you're on a budget naman, pwede namang ito lang. Kasi, nakaka-color din naman siya sa parts of your eyes. Basta, yung application mo lang is very careful. So, yung mga brands naman, first, Glad King talaga yung brand ko kasi malapit sa office. Before, sa Alabang ako nag-office. So, sa Festival Mall, meron silang Glad King. And yung mga brushes nila, for example, one peraso is 50 pesos lang. But this one kasi, actually parang, I can't remember how much is this. But this is from Morphe Brushes. Ayan, siguro around 150, ganun kasi $3. $2 to $3 lang yung budget ko for a brush. And then this one is nakuha ko siya sa basic makeup class by Victoria Din. So isang package or isang brush set siya. Okay, so know your brushes. Okay, so alam mo na kung ano-ano yung mga brushes na gagamitin. And the third thing to remember is saan mo ba ilalagay yung eyeshadow or where to put your eyeshadow. I am going to show you kung saan-saan ba sa ating mga mata yung mga terms na sinasabi ng mga makeup vloggers out there.
Alright, so first we have the eyelid. Yung eyelids natin is the, di ba may line doon sa mata? Ako kasi, kapag nakamulat na ganyan, hindi masyadong kita, di ba? So, yung eyelid is yung, eto, the line, ayan. Yun yung eyelids natin, or ang tinatawag na talukap. Okay? Second is yung crease. The crease is just above the lid. Yung pag nararamdaman mo yung eyeballs mo, saan siya nag-e-end, doon yung crease mo. So, itong buong to, yan. Yan yung crease mo. So, for us na may hooded eyes, hindi obvious yung crease natin. Unlike yung mga American vloggers or yung mga ano, deep set kasi yung eyes nila, kaya tayo, hooded eyes tayo. Third is yung outer corner. Yung outer corner naman is this one. Ayan. And then, outer V, imaginein mo lang that you will draw a letter V doon sa outer corner mo. So, pag ganyan. Ginagamit to for a smoky eye. But for today, since basic lang, hindi tayo mag-smoky eye. And then, the last one is the inner corner. So, inner corner is this. Ayan. Dito tayo naglalagay ng mga glitter or shimmer to brighten up our eyes. Okay. O, diba? So, yun yung placement ng eyeshadow. And lastly, of course, yung eyeshadow colors naman. So, I'm going to teach you napakadali na paglalagay ng eyeshadow, even for at least for one color lang, two colors and three colors. So, syempre, proceed tayo muna sa one color lang. For the one color, let me use this ED Advance Iconic. So, for you, kahit anong eyeshadow palette na meron ka na, kasi for us beginners, mas komportable tayo sa, ano muna, earthy colors, yung mga browns, para hindi masyadong dramatic sa mata, di ba? Okay? So, this comes with an applicator like this. So, kung matatandaan mo, lahat aalos ata ng mga applicator is like this. So, if you have this, I will show you how. Dati, nagsastruggle din talaga ako. Okay? So, I'm gonna choose yung color dito sa dulo. Ayan. So, basically, you just have to pat or pack mo lang yung color na ganyan. Ayan. Alisin mo yung excess kasi ayaw mo, kapag ka hindi mo inalis kasi yung excess, pagka nilagay mo dyan, masyadong harsh, di ba? So, lagay natin. Ayan. So ako, medyo titingin-tingin ako sa lamin straight and then tingin sa baba bago ko ilagay. Okay, merong dalawang brown dito sa palette na to. So, ito ata yung darker. So, kung makikita nyo, all over the lid lang. And then, padome. Padome, ganyan. Dun sa mga walang brushes, you can go, you know, like this na. Or, yung mga may blending brush dyan. Kunin mo yung brush mo and then you blend in a circular motion yung edges lang. Like that. Para walang harsh line. Edges and then paloob to make sure na blended evenly sila. Maganda kasing ma-blend sa skin mo yung color para hindi magmukhang black eye. Ayan. Okay, so ito is may kulay na. Ito, wala pa. Okay? And then, after sa taas, syempre, lalagyan mo din yung baba to define yung shape ng eyes mo. So, lagay lang tayo ng same color dun sa baba. Connect yung edges dito sa corner. And then, lagay mo lang siya dyan. Ayan, diba? So, apply mo lang sa kabila, and then you're good to go. Kung mahilig ka naman mag-eyeliner, why not? Eyeliner, mascara, and then, go ka na, diba? Lagay ko lang siya sa kabila. Ayan. So, kung meron kang sobrang obvious na eye bags, maganda na lagyan mo talaga siya ng color para ma-cancel out or hindi masyadong mahalata na uy may eye bags pala siya. So ayan. Ayun yung one color eyeshadow. Meron pa akong isang style for a one color eyeshadow. So kunin mo ang iyong applicator brush like this. Ayan. And then kunin mo yung same color, lalagay natin siya sa crease. Here. So, malalaman mo siya doon sa may eyeball. Apply mo siya from the corner hanggang pataas. Make sure na halfway lang. Okay? And then you blend.
you blend from the crease in a circular motion and then pwede rin upwards. Blend mo here, so ang motion niya is up down. I mean, you know, hindi naman siya up down na ganyan, pero susundan mo yung shape or yung nararamdaman mong eyeball. And then you can blend as far as doon sa may brow bone. Ayaw natin pumunta doon hanggang sa inner corner kasi magmumukha tayong may black eye. Diba? See the difference? Merong mas may dimension dito sa kabila. Okay? So, yan yung one color eyeshadow lang, diba? Pakak na agad. So, ulitin ko, eyeliner, mascara, and then you're good to go, right? Pero syempre, pag gusto mong mas ma-deepen pa yung color ng eyes mo, like, add some definition. So dito na pumapasok yung two-color foundation. I have this palette from Blythe Cosmetics. Meron siyang 4 different colors. So, kukunin natin yung black. And then, ilalagay natin siya sa outer corner. Here yung outer corner. Make sure to blend the two colors together. Same circular motion pa din. And then yung direction is pa loob. Don't be too harsh na talagang ganon. Nandito ako sa gitna pero magaan yung yung pressure ko. Pero if mabigat yung kamay mo, lagay mo yung position ng kamay mo sa dulo, then saka ka mag-blend. Ayan, diba? Mas ano na siya. Darker color na siya. Kabila naman. I mean, mas may dimension na siya. Para siyang nagti-3D. You know what I mean? Kasi merong light sa inner corner, tapos sa outer, dark color. Di ba ganun yung mga 3D? Meron kang shadow. Okay? This is almost a smoky eye na. Okay? So, ayan yung two-color foundation. Hindi na ako maglalagay ng black dito sa baba kasi masyado ng dark. But this is the two-color eyeshadow. So, ano naman yung three-color eyeshadow? Maglalagay tayo ng shimmer color sa inner corner ng ating mata. So, finger lang na gamitin natin. And then doon sa may inner corner, pataas, sa gitna. And then tingnan mo kung kita siya when you open your eyes. Ayan, kita naman, diba? And make sure na nag-meet yung dalawang color sa gitna. There you go. Ayan yung three-color eyeshadow natin. Let me know in the comment section which one do you prefer, yung one color ba, two colors, o yung three colors na may shimmer. Next, I'm going to apply my eyeliner and then mascara and then some false eyelashes because I'm very obsessed with false eyelashes right now. So, I'll be right back. Ayan na, ito na yung look na nagawa ko. So, medyo umarte si madam. Meron akong pa false eyelashes because I don't have that long lashes. Ayan, so eyelashes lang. Sabi ko mag-eyeliner ako pero hindi na siguro kasi nga okay na tong lashes ko. This is from Polish, by the way. Ayan, and then may pag-glitters pa ako dito sa baba. Ayan, nakuha ko to kay Ryza Contawi, gantong style. So, I think it's okay naman. Diba? So, tell me what you think. Would you rather do the one color only, two colors, or three colors? Let me know in the comment section. I'm planning to do another episode of this because gusto kong turuan kayo from basic to majestic na eyeshadow look. So let me know sa comment section, malay mo, i-feature kita sa next video ko. By the way, gusto ko lang sanang pasalamatan yung nakuhanan ko nitong Hello Mic Test. Itong mic na to sa Lazada. Hindi to sponsored but I really, you know, I'm really grateful sa kanila sa fast delivery tapos responsive pa sila. So thank you sa Kingpin_165. Hanapin nyo lang sa Lazada or sa Instagram, they have @kingpin_165. So,
Thank you so much, and please follow me on my social media accounts that I will show to you in a bit. And don't forget to like and subscribe. Share mo na rin sa mga friends mo na mahilig mag-eyeshadow or mahilig lang mag-makeup na gusto matuto mag-eyeshadow, okay? Thank you for watching! Bye!